nabasa ko itong balita patungkol kay Trillanes. Dito ko talaga na confirm. Ha? Dito ko na confirm na may tama talaga itong tao na ito. Totoo lang ha. Kasi kung meron kang nasa tamang kaisipan, sasabihin mo tatakbo ka ng presidente. Sa panahon ngayon ha, sa kalagitnaan ng krisis, sa kalagitnaan ng ano, aamin ka na tatakbo kang presidente pag hindi tumakbo si Lenny Robredo. Doon mo malalaman na ibang level yon. Ibang level. Iba ng level yung kanyang utak. Anong tawag mo dyan, yung sobrang bilib sa sarili? Na feeling talaga niya, eh meron siyang pag-asa. Grabe, hindi ka nga nanalo sa vice president. Kulelat ka nga eh. Ibang level ka talaga. Welcome to Banateros. Hindi ko lang mabasa ang kanyang pangalan kasi Chinese ba yan o Japanese? Chinese ata yan, di ba? Hello po, sir. Doon ko talaga na ano, na-realize. Sabi ko, bakit ganito itong Trillanes na ito? Ibang level talaga yung kanyang utak, ano? Isipin mo, pandemya, bigla ka ba naman magsasalita ng, oo, kasi, di ba, kasi itong isang bayanan, ay, itong iskang bayan na yan, o, dahil hindi kukunin, kung hindi man kunin si, o hindi man tumakbo si Robredo, ako na ang tatakbong presidente. Inalok yung sarili. Ako na ang tatakbong presidente. Ako na. May tama ka, Brad? Anyari sa'yo? Ha? Anong pinagkakain mo? Ano, bakit ganun? Hindi ko alam kung saan ang... Anyway, sabi ko nga eh, kung si Pamatong tatakbo, tumatakbong paulit-ulit, sa pa kaya? Eh wala naman silang pinagkaiba ng utak. Diba? Hindi, sabi ko to, nung naisip ko yon, kasi ano eh, may mga mahanay kang oposisyon na oposisyon. Kunwari, Drilon, Robredo, ngayon, mga ganyan, no? Diba? May mahanay mo, may pinaglalabang ko, no? Pero kahit pa paano, yung sanity nandun pa, diba? Medyo, mahina nga lang, utak. Rogelio Jr. Burlat, salamat po. May mahina ang utak, pero kahit paano, nandun pa yung sanity. Diba? Marami tayong ganyan, yan. Na oposisyon. Marami yan. Ilang Ontiveros, o, diba? Mahina utak. Pero kahit pa paano, meron nandun pa. Pero meron ng ano yan, eh. May thin line na yan, eh. Ha? Yung nandito yung mga oposisyon na mahina jutak, tapos nandito yung mga level ni Pamatong. Si Trillanes, una nandito pa siya eh. Tapos biglang tumawid. Sabi ko, ah, wala, iba level na to. Ibang level na sa ayan nito, batang to. Bigla akong tumawid sa kabila. Eh, doon ko lang na-confirm. Ay, tama nga. May tama nga. Diba? Eh, ewan ko lang ha. Kakaiba eh. Kakaiba ka, Brad. Aamin ka. Hindi. Pag si Robredo ni tumakbo, ako na. I will run for president. Alam nyo? Ito ha. Dito mo malalaman na ang ating konstitusyon ay talagang bulok. Bakit? Bakit, kamo? Kasi mas maganda pa ang o mas mahirap pa ang qualification sa mga trabaho kaysa sa qualification pagtatakbong presidente. Yan ang totoo. Diyan pa lang malalaman mo may tama na talaga yung konstitusyon natin. Anong qualification lang? Basta Pinoy ka, nasa tamang edad, okay na. Ganun na okay na tumakbong presidente. Eh di, tatakbo na lang din akong presidente. Oh. Ano sa tingin nyo? Takbo na rin akong presidente. Kaya lang oh, meron pa rin ako kahit pa paanong sanity sa utak ko. Kahit pa paano, meron na, nandun pa rin ako sa, ano, sa medyo may katinuan ng konti. Diba? Isipin mo na lang yun. Kaya nakakainis talaga yung ating batas, yung ating konstitusyon. Ikaw, magtatrabaho ka, kunwari pupunta ka sa... Sabihin mo na nga lang eh, eto.
Kunwari, magtrabaho ka bilang sekretary. Sekretary lang to na isang kumpanya. Kailangan may napagtapos ka ng kolehiyo. Kailangan nakapag kahit papaano meron kang background dun sa pinapasukan mong sekretariat, di ba? So dapat ganun. Carmel Fuji, salamat po. Di ba? May ganun ka level. Sa Pilipinas, yung pagtakbo mong presidente, abay, mas mababa pa. Wala talagang walang qualification sa pag-aaral. Wala! Kahit sino, kalayaan mo yan bilang. Diyan mo makikita yung word na demokrasya tayo, may kalayaan tayo. Oo, lahat tayo may demokrasya, pero hindi tayo lahat may utak. Kaya please lang, sana naman, medyo itas-tas naman natin ng antas ng qualification sa pagiging pangulo. Kaya tuloy nakakatakbo yung mga katulad ni Trillanes eh. Diba? Buti pa nga yung mag-a-apply kay secretary, kailangan mo pa ng pleasing personality. Yung mga ganyan-ganyan po. Secretary, pleasing personality. Ano ito? Grabe secretary yan ha. Diba ho? Kaya nga sabi ko, ano ba namang klaseng level to si Trill? Nasa tino ka bang pag-iisip nun? May pandemya tayo, ang sasabihin mo, pag hindi na naman po si Robredo, ako na. Ayos ka lang, Brad. O, panoorin nga natin itong news ni Trillanes, nakakairita, pero sakyan na lang natin. O, pasok. Kung hindi raw tatakbo si Vice President Lenny Robredo sa eleksyon 2022, sakalang daw tatakbo. Alam mo, wala akong biro ah. Nung napanood ko to, grabe ho yung tawa ko. Feeling ko narinig ako hanggang dun sa kanto eh. Ha? Oh, isipin mo, paglabas mo dito, lalabas ka pa, punta ka pa sa fire exit ha? Tapos lalakad ka pa, papunta ng konti, maabot dun sa kanto. Ganun kalakas ho yung tawa ko. Nung napanood ko ito, seryoso ba to? It's a prank ho, ano ba ito? Ano ba to? Bakit dumadami na yung katulad ni Dr. Kwakwak? Nancy Sumampong, salamat po. Hindi, sa totoo lang ha. Bakit ang dami nyo na, Dr. Kwakwak? Ano mang gamot ang... Baka naman nire-resetahan mo to si Trillanes. Diba, pambihira naman, no? Dr. Kwakwak! Huwag mo naman na resetahan to si Trillanes dahil may tama na rin, eh. Oh, sa pagka-presidente, si dating Senador Antonio Trillanes IV. Yan daw ang kondisyon ng dating senador matapos makapanayam ng grupong isang bayan. Dali! Baka maidura ko yung tubig. Siya ba ang nagbigay ng kondisyon, ha? Ang lakas din ng apog mo, Brad! Nagbigay ka ba talaga ng kondisyon? Ah, pag hindi takbo... ako, ha? Pag hindi tatakbo si... ano? Si... Madam? Ako, takbo ako, ha? Nagbigay ka ba? Pambira ka naman, Trillanes! Ang kapal ng mukha mo! Ay, sus, Ginoo! Matatandaang binanggit ng grupong isang bayan ang pangalan ni Trillanes sa listahan nila ng mga posibleng suportahan sa eleksyon 2022. Wala pa pong pahayag kaugnay nito si Robredo. Dati nang Feeling ko tumatawa si Robredo eh. Sa tingin ko ha. Feeling ko lang. Ano ba ito si Trillanes? Talagang ginajudge na ako? Pag hindi ako tatakbo, tatakbo ka talaga? Eh ako nga sinusuka na ng eh. Feeling ko siguro na, feeling ko lang naman na nasa isip niya yun. Ako nga sinusuka na ng taong bayan, ikaw pa kaya? Pambira ka naman Trillanes oh. Sabi ko nga sa'yo Trillanes, tumakbo ka ng barangay captain, baka hindi ka pa manalo eh. Presidente pa talaga? Iba ka Brad, iba, ganito yung level mo Brad. Inom mo na yan, inom mo na. O itigil mo na yan kung ano man yan. Please, itigil mo na kung ano man yan. Parang awa mo na. Iba eh. Iba talaga ang tama. Ikaw naman Brad, ano ba ginagawa mo sa buhay mo? Sabi ng Vice Presidente na hindi niya isinasara ang kanyang pinto sa eleksyon 2022. Pero mas inuuna raw niya ngayon ang pagtugon sa kanyang tungkulin sa gitna ng pandemya. Tulong si Robredo, inuuna ko muna ang tungkulin ko bilang sa pagdugon sa... Te,
wala kang tungkulin. Alam mo ba yun, te? Sa totoo lang, wala kang tungkulin. Basahin mo yung konstitusyon natin. Ano tungkulin mo? Spare tire ka lang. Umupo ka lang dyan. Make sure you're safe. Para if something happened to the president, you're ikaw ang kapalit. Yan ang tungkulin mo, madam. Kala mo naman, napaka-importante ng tungkulin. Hindi, gagawin ko yung tungkulin ko. Ano tungkulin mo? Ah, asan ang tungkulin mo, te? Pambira ka naman. Pinagbubula mo kami lahat, ha? Ay nako, salamat kay Rogelio Jr. Oy Jr., salamat po, palakpakan. Grabe. Grabe ang oposisyon, ibang level. Ayan, tatapos na tuloy siya. Sa totoo lang, siguro na mong problema na yung ano, no? Yung isang sambayot ba yun? Yung isang bayot! Siguro na mo problema na yung mga isang bayot, ano? E sinisipin nila, sino ba talaga kandidato natin? Ang gulo. Wala talaga tayong kandidato. Parang awa nyo na. Ano ba nangyari sa atin? Kandidato natin, Robredo. Sa ratings na hindi nga makapang... Laging kulelat eh. Nakalamang lang to si Robredo nung pumasok si Velasco. Nakita niya ratings, di ba? Noon kulelat yan eh. Oh. Eh, nung pumasok si Velasco na kulelat, ikaw na pasok. Carmel Puji, grabe talaga mga Japan! Palakpakan! Carmel Puji, dahil ikaw ay nagpa-pink, kailangan mag-commercial muna tayo. Pasok! Ay, grabe. Alam mo, ha? Ako, minsan, no, natatawa na ako sa sarili ko para akong si Raulo. Pero pag naisip ko si Trillanes, abay, matino pa rin ako kung kukumpera sa kanya. Yung totoo lang, ha? Minsan talaga sabi ko, ano ba naman tong live streamer na ito? Sa lagay na yun, lumalabas pa sa radyo yan, ha? Mas pasayaw-sayaw ng ganyan? Kakahiya naman? May topak ba yung broadcaster ng RJTV na yan? Baka yun ang iniisip, lalo na siya. Ay, hello po sa mga sound technician ng RJ. Hi, kamusta na po kayo? Namimiss ko na po kayo. Pero siguro iniisip niya, si Raulo siguro itong taon to. Mga sir, mga ma'am, ha? Kung ikukumpara naman kay Trillanes, napaka-tinuko pa rin. Tandaan nyo yan. Kung kukumpara nyo ako doon, totoo lang, pag yan tumakbo, ganito na lang, pag tumakbo si Trillanes, pwede bang tumakbo rin akong presidente, pero kaming dalawa lang maglaban? Ibang election yung sabi na hiwalay yung sa amin, may sarili kami. Tapos iba yung sa presidente talaga ng Pilipinas. Sa amin, presidente ng asosasyon, pwede na. Para magkaalaman lang. Bihira naman itong Trillanes na ito. Grabe. Ayan na. Sige.